Hello, hello, hello mga kadepsi! Good afternoon! So, today is Sunday mga kadepsi. Nandito po tayo sa pinaka malapit na market sa amin. Pinaka malapit na wet market mga kadepsi. Okay, so mga kadepsi, as you can see, andito po kayo, tinutour ko po kayo sa mga plastic wares, utensils wares, o na pang kusina pong mga gamit dito sa wet market. Okay, mga kadebsi? So, dito naman mga kadebsi, medyo talagang mura lang when we compare na sa mga supermarket tayo bibili, sa mga malls tayo bibili, at saka dito, pwede tayong tumawad, okay? So, in other side of the market naman, okay, in the right side of the market, as you can see mga kadebsi, okay, ito po yung mga basic needs natin sa loob ng bahay natin, okay? In this area, in this side of the market, you can see actually all the Filipino stuff. All the Filipino needs, okay? So, nandito yung rice, okay? Variety of rice, okay? So, pwede ka mamili dyan. Pwede kang tumawad sa presyo, okay? So, talagang maganda sa market. Ang ano lang, medyo matao at saka for this trying time, pandemic time, medyo risky tayo, okay? Hindi natin nako-control yung tao sa loob ng wet market. But then, pwede tayong bumili ng mura dyan. Nasa sa atin na kung hindi tayong medyo tatamarin sa kakaikot-ikot. Okay? So, as you can see mga kadebsi, yung edge noon is the, yun yung pinakadulo ng market na yan, na tindahan ng mga bigas, basta all the basic needs that we, in our house, we can find at there. Okay? We can find all the things, all the stuff that we need. Okay? Sa side na yan. So, mga kadebsi, tingnan nyo lang kung gano'ng kadami yung klase-klaseng bigas na makikita mo dyan. May mga tag 38, may mga tag 40, may mga tag 36. Okay, ayan, 42 klase-klase, ang daming tao. Parang masabi mong walang gutom. Okay, so busy. They're very busy buying their stuff. Okay, maybe for their dinner. Okay, so mga kadipsi, uwi na po tayo. So, I'm on my way home. Okay, so accidentally, may nakita po akong medyo aksidente dito. Okay, so habang papauwi po tayo, may nakikita tayong aksidente. Ayan mga kadebsi. Ang driver ng motor, nasagasaan po ang isang matanda. As you can see mga kadebsi, tingnan nyo po. Sa sobrang malakas na pagpatakbo mga kadebsi, kaya nagkaganon, may nasagasa ang matanda. Medyo talagang reckless, talaga careless yung driver ng motorcycle na yun. Mabuti na lang yung ano naman natin, yung ambulance natin. Local ambulance natin, emergency unit natin, talaga mabilis naman nag-respondent. Ayan, nakadala ka agad sila ng sasakyan para magdala sa kay nanay sa ospital. Nakakalungkot naman. Nakakatakot kasi siguro nabagok ang ulo ni nanay dahil mga kadebsi, hindi makatayo talaga. Talagang totally nakahiga lang siya. Ayan, nakikita niyo mga kadebsi. Medyo nag-o-post lang yung medyo may mga side comment lang yung mga tao dito dahil ang tagal din naman kasi kaagad kumilos, no? Hindi din natin alam kung ano mga hinihintay nila mga kadebsi, pero nakakaawa yung matanda. Diyos ko Lord. Bali yung nakakolor red, yun yung driver ng motor. Nakakolor red ng t-shirt, yun yung driver ng motor. Oh, yan nakikita nyo mga kadebsi. Nakakaawa naman si nanay. Diyos ko Lord. Ang bagal naman. Kunting bilis. Masikip pa yung daan. Dapat kasi marunong mag-ano dahan-dahan dahil nga maano yung daan sa ngayon. Yung daan is masikip. Diyos ko. Ang hirap. Nakakaawa yung matanda. Sana naman okay si nanay. Sana naman okay lang yung dugo ni nanay. Hindi ba si nanay high blood? Kasi kawawa naman yung matanda. Ayan.
nakikita nyo mga kadibsi, mabuti naman maraming mga taong tumulong. Parang yung naka-black ng t-shirt, naka-shirts, I think, kamag-anak yan ni nanay. Yan. Malapit na yan, yung ano, aksidente na, pinangyari yan mga aksidente, I'm sorry, mga kadebsi, malapit na yan sa amin. Siguro lang minuto na lang bahay na namin kung maglalakad ka. Malapit na. Dapat kasi dahan-dahan kasi tingnan mo nagiging busy yung street. Kawawa naman si nanay. Supposedly din dapat hindi si nanay pinapalabas dahil matanda na. Ayan. Sa tingin ko mga kadebsi, nagkaroon ng tama yung spinal cord o yung likod ng matanda o kaya yung ulo. Nagkaroon ng tama. Ayan mga kadebsi. Ayan, nagsuka si nanay. Ayan. Ano, nakakatakot. Ayan, nakakatakot naman. Hala, nagsuka si nanay. Kailangan talaga dalhin na kaagad yan sa ospital. Baka nabagok ang ulo niyan. Baka matindi yung tama. Diyos ko, Lord, tulungan mo kami. Diyos ko, dapat immediate dinala yan para maanuhan kaagad. Malapatan ng gamot. Uy, dahan-dahan. Dahan-dahan, Diyos ko, Lord. Dahan-dahan. Hala. Hala, nakakaawa si nanay. Saan kaya ang kamag-anak niya? Akala ko yung naka-shorts na babae, tsaka yung matanda is, yan ang kamag-anak. Hala, paano kaya? They have to inform the immediate relatives para masamahan. Parang wala yatang sasama. Taga dito ba yan si nanay? Actually, hindi ko siya kilala kahit matagal na ako dito. Parang hindi siya familiar sa akin. The right thing that they have to do, they have to inform the immediate family para masamahan si nanay pagdala sa ospital. And then, may makapagsalita doon kung anong dapat gawin. Para mga BSDO, ano? Mga BPS, ano? BPSO, ano ba yun? Mga BSDO lang yata ito. Ano ba to? Taga dito ba yan si nanay? O, yan. Grabe kasi talaga ang lakas-lakas. Ang bilis-bilis magpatakbo. Ayan yung kalabasan. Kawawa yung matanda. Umalis ang ano, walang kasamang relatives, I think. Okay, so mga kadebsi, tuloy-tuloy na po yung pag-uwi natin. For just how many minutes, andyan na po tayo, makarating na po tayo sa bahay. Okay, so ang masasabi ko lang, sana ingat-ingat po tayo mga drivers, huwag po tayo maging reckless kasi klase-klase po tao ang lalakad dyan sa kalsada. We must have to observe proper driving etiquettes. Diyos ko, kawawa ang mga matanda katulad ni nanay. Sana masave si nanay in God's power. God will send angels para isave si nanay. Okay, so this is the way napapauwi na po sa amin. Okay, so for just a mini minute, as I said a while ago, nasa bahay na po tayo. Okay, so I think mga kadebsi, this is the end of the video. Thank you so much for watching. I love you all. God bless us all. Bye!